Ko itong si Nancy Binay. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Actually, dati pa naiipahalan ako dito eh. Masyadong, di ba? Masyadong akala mo naman talaga. Alam niya yung mga pinagsasasabi niya. Sabi niya, imaginary events can never be history. Historical trueness will always prevail over historical fiction. Never forget, truth shall always prevail. Ito yung naging comment niya no, sa premiere ng Made in Malacanang. Alam niyo mga lords, siya yung perfect example ng mga taong hindi pa nga nakapanood. Hindi pa nga nila alam ang movie kung ano-ano na ang mga pinagsasasabi porque ito binabago ang kasaysayan, binabago ang history. Aware ka naman siguro, madam, na ang Made in Malacanang ay storya yan kung ano ang nangyari nung last 72 hours, di ba, ng mga Marcos sa Pilipinas before sila pinaalis. Kung ano ang nangyari, no? Personal experience ng mga Marcos. Bakit? Marcos ka ba? Andun ka ba mismo sa pamilya nila, sa pangyayari? Sila yung pinaka nakakatakot sa lahat eh. Kasi, di ba, hindi naman nila na-experience, hindi naman nila talaga alam ano talaga ang nangyari. Kung ano-ano ang mga pinagsasasabi at hindi porket Senador Kamadam ay sasabihin mo ng fiction or hindi totoo ang movie. At ito pa, actually apektado din siya dun sa mga ano dun eh, di ba, yung mga madre dun eh. Ito ang pinaka pinagtataka ko talaga. Sa kadami-dami ng movies, di ba? Sa kadami-dami ng pelikula na may mga madre din naman doon. Bakit sa Made in Malacanang kasi sila, di ba? Kumbaga, grabe, apektadong-apektado talaga sila. Eh wala namang tinukoy doon si Daryl Yap, di ba? And totoo naman talaga, best friend naman talaga ng mga Aquino, best friend naman talaga ng mga Dilawan, ang mga madre, di ba? At nagmamadyong talaga ang mga Aquino, madam. Masyado ka naman atang apektado. Huwag kang magmalinis, alam din namin ang history ng mga Binay. Mas malala! But ang masasabi ko, yung Made in Malacanang is, I think, Senator Aimee Marcos's version of the story. Yung Senator Aimee Marcos's version of the last 3 days ng mga Marcoses sa Malacanang. Ha? So, pag pinanood yung movie, imagine ninyo, pag pinanood yung movie, ito yung version ni Aimee. Naintindihan niyo ba? Yung... Kasi alam niyo, simula nang bumagsak yung mga Marcos, tapos tumacho mga Aquino. Siyempre, nung bumagsak yung mga Marcos, 1 year old pa lang ako noon. So, ang alam ko lang na nangyari noon ay batay sa mga tinuturo sa akin sa eskwelahan. So, yung turo sa atin sa eskwela, ito siyempre, may killing yun na makakori, makadilaw. Dahil SCC, diba? Makadilaw. So, for the longest time, for 36 years, version ng mga dilaw yung naririnig natin. So, kumbaga, kung paglilitis ito, ang naririnig lang natin, guys, ay iyong sa prosecution. Hindi pa natin naririnig yung testimony ng defense. Naintindihan nyo ba? Kasi pagka nagdimandahan, di ba? Kung nagdimandahan sa korte, una prosecution, tapos we rest our case pa, tapos upula yung defense witnesses. So for 36 years, wala tayong pinakinggan, kundi halos puro prosecution lang. And it's kind of refreshing na marinig naman natin yung version ng defense. Kasi nga, guys, nakatotohanan lang, di ba may part doon na, ito, alam naman, dito spoiler, yung may mga sulo sa labas ng Malacanang, may mga nag-EDSA, tapos sumugod sila sa Malacanang. Tapos may dala ng mga sulo, yung mga torches. Tapos parang up in arms na naman ang mga kabilang parlor kasi daw, ba't doon may ganun na scene? Ang interesting na part, ang interesting na ginawa ni Daryl, ay nilagyan niya ng actual na footage from 1986. Actual TV footage from 1986 showing na meron talaga mga tao nakasulo sa labas ng Malacanang. Naintindihan niyo ba na parang Salem Witch Trials ang eksena? Tapos, very interesting yung part na pwede ko may kwento yun, hindi pala muna magiging spoiler. Eto, ang pinapalito kasi ng mga ano, ng kabilang parlor, eh nagkaisa daw ang sambayan ng Pilipino para patumbahin yung mga Marcos. Alright. Wait. Paano nalaman na nagkaisa yung mga sambayan ng Pilipino nung para matalo si Marcos? Question. Di ba, noong 1986, 1985, di ba nagkaroon ng snap elections? Tapos, habang nagbibilangan sa COMELEC, nag-walk out yung mga taga-NAMFREL. Tapos, ang sabi ng COMELEC, ang nanalo si Makoy. Ang sabi ng NAMFREL na nag-walk out, ang nanalo si Cory. Noong napalayas na nila si Marcos sa Malacanang at dinadala na sa Hawaii, ang tanong, bakit hindi nirecount yung mga balota? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kung nanalo nga talaga si Ko, kasi matatandaan ko noon, late 80s, early 90s, nag-uumpisa pa lang sa kanyang journalism career si Jessica Soho. No? Kasi si Jessica Soho, sumikat niya nung araw dahil kinocover niya yung mga kudeta. Yung mga kudeta noon, yung kalahunasan, yung mga, ang dami-dami kudeta na naganap noon nung panahon ni Cory. So sabi ko, kung nagkaisa ang taong bayan, eh bakit na kinukudeta? Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Habang lumalaki tayo, ang turo sa atin, the EDSA is basically the most peaceful revolution on earth. Peaceful people power revolution.
na, eh di ba, kahit naman nung araw, kahit hindi pa sumisikat si Bongbong uli, yung noong panahon na kinasusuklaman pa sila ng maraming tao, ang taka ko, bakit ano, eh alam naman natin na ang daming nagkaroon po ng dugas, yung nagkaroon ng nakawan sa Malacanang nung pinasok na sila ng mga reliyista, nagkaroon ng sobrang dami ng mga kudeta. Dahil nga nung araw, tatandaan ko nun eh, kinukwento sa akin ng magulang ko yun nung araw, nung nag-EDSA revolution nga daw, takot-takot sila, baka ano, maubusan daw, kasi di ba ano, 1 year old pa lang ako nun. Tapos, it also begs the question, paano yung nagyang, kasi yung ang mga Marcos, di ba, indilipad raw papuntang Hawaii, hindi naman ganun kalaki yung aeroplano, so hindi makakasya lahat ng katulong dun. So ano nga nangyari yung sa mga katulong na naiwan sa Malacanang na hindi naman makalabas, dahil pinapalibutan ng rallyista. Paano sila nakalabas ng buhay doon? Ayun, nakita sila, tapos biglang, oh my God, peace na tayo. Parang hirap paniwalaan. So, naintindihan nyo ba? Ang daming mga mainit ang ulo dahil inilabas ni Daryl at saka ni Senator Amy Marcos sa pelikula na ito. Kaya lang kasi guys, ewan ko lang ha, ang kahit anong teorya, pag sound yung methodology at based on facts, kahit paanong balibag, kahit paanong scrutiny ang abutin ng teorya na yon, it will just be confirmed. In the same way guys, na halimbawa, noong early 1900s, inilabas ni Albert Einstein yung special at saka general theories of relativity. Ang basic lang doon, ginamit yung Michelson-Morley experiment, tapos basically ang assumption niya, speed of light is constant. Tapos from there, nagkaroon na ng theory ng mga gravitational waves, yung mga ano, para yung time dilation, ganyan-ganyan. Lalo panahon na yun, kagkaloko, parang maraming mga tao na loka. Pero, sa dami ng mga experiment na ginawa ng mga physicists na related sa theory of relativity, yung mga resulta ng experiment, even ano, experiments done 80, 90, 100 years later, hindi na 100 years, 80 or 90 years later, it only confirms yung general at saka special theories of relativity. So it doesn't really matter kung meron kang political theory, tapos pinag-usapan ng ad nauseam, dapat tatayo pa din yung theory mo. Itindig pa din. Hindi.